Hi guys! Welcome to my first ever vlog. So, sa mga hindi nakilala sa akin, I'm Mika Sevilla, who believes in saying if you can't make a move, you make a way. So, for today's video, mag-share ako sa inyo ng something na hindi alam ng lahat. It's about the Facebook marketing strategies ng Armed Forces of the Philippines, specifically the Philippine Army. Bakit sila? Kasi isa sila sa mga nakitaan kong may marketing strategies na sa tingin ko ay worth talking about. Paano ko nasabi? Continue watching this video to know more. Before I go on, para mas maintindihan ninyo itong chika ko sa inyo, share ko lang yung meaning ng brand building. Pag sinabi kasing brand building, ito yung pinapaalam mo sa lahat na nag-i-exist ka at yung mga products mo. So, dahil halos lahat na nga nasa Facebook, what better way to promote your product and easily reach your target market than using social media sites such as Facebook? Ganun yung ginawa ng Philippine Army. Na-i-share ni Colonel Ramon Zagala, Army Chief ng Public Affairs Office, na importante umano ang pagkakaroon ng Facebook para sa information dissemination ng Philippine Army. Our mission relies really on keeping people abreast of what we're doing. Importante din umano ito para ma-establish ang kanilang image as an organization by showing the results and performance of Philippine Army. Merong two types of brand building strategies na pwede tayong makita sa Facebook. Merong employer branding at consumer branding. Kapag sinabing employer branding, ito yung pinopromote mo yung image ng organization nyo. Telling people that you provide the best services, kaya dapat magtiwala sila sa inyo. Kapag naman sinabing consumer branding, ito yung pinopromote mo yung actual product na binibenta ng kumpanya ninyo. So for the case of the Philippine Army, kung i-analyze mo yung Facebook page nila, they're actually doing both strategies. For employer branding strategy, ito yung binanggit ni Colonel Zagala na nagpo-post sila ng videos, public service announcements, press releases, photos, etc. para mas makilala sila ng tao. Although hindi explicit, may consumer branding strategy din silang nagagawa. Sabi nga ni Bruno and Marine sa study nilang The Role of E-Marketing in Military Recruiting, they are not actually selling products. The Army offers career and lifestyle. Paano nila nagagawa ito? Through videos and photos na pinapakita nila sa Facebook page nila, showing the activities and perks na pwede mong makuha kung sumali ka sa Army. So, paano natin masasabi kung effective nga ba yung mga channels natin sa Facebook, yung mga pinagpo-post nating contents? Sa marketing kasi, meron tayong tinatawag na key performance indicators. Ito yung nagme-measure kung carry boom at pasok na nga ba sa banga lahat ng mga marketing campaigns, lahat ng mga marketing strategies na ginagawa ng organization ninyo. Kung nakarating ba siya sa target audience, kung ilan yung nakakita nito, kung may nag-avail ba ng product, mga ganong klaseng bagay. For this video, meron akong nilistang 5 KPIs para i-analyze ang Facebook marketing strategy ng Philippine Army. May content, kung ano yung madalas na laman ng page nila, audience engagement, kung nag-interact ba ang audience nila sa mga content nila, response rate, kung gaano kabilis silang mag-reply sa mga nagbe-message at nagko-comment sa post nila, content reach, kung ilang Facebook users na yung nare-reach ng mga contents nila for the past 7 days, at people talking about this, kung napag-uusapan ba ng users yung mga contents nila. Actually, marami pang key performance indicators na pwede natin isa-isahin, pero dahil 5 minuto lang ang meron ako to discuss everything, 5 lang rin pinili ko. Para ma-check ko kung carry boom nga ba at pasok sa banga ang mga contents ng Philippine Army, nagtanong ako sa random strangers, aka friends ko at friends ng friends ko, kung anong masasabi nila sa Facebook contents ng Philippine Army. Halo-halo mga naging sagot ng mga respondents ko, pero overall, okay naman raw ang contents ng Philippine Army. Gaya ng traditional marketing, meron ring advantages at disadvantages ang social media marketing. Ayon kay Ms. Franzheska Gorayeb, isang social media expert, isa sa mga advantages nito ay ang easiest and fastest way to communicate to your audience. Para sa isang disadvantage naman, hindi kayo in control of all the things that are coming in, especially from your audience. So, there will always be negative comments coming from other people. Ayan! While Facebook is a good platform for marketing, we should always remember that whatever we post, it will always have an influence towards the people who can see it. Kaya naman, dapat maging maingat rin tayo as marketers on how we create our campaigns.
At dyan nagtatapos ang vlog natin for today. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka man sa part ng video na ito, dalawa lang yan. Either interesado ka talaga or ni-require ka ni Sir Dave. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, don't forget to click like, subscribe, and share this to your friends. Bye!